welcome again to my channel, MCB's World once again. Okay, so in this video guys, because I have so much questions na nare-receive ko, ang katanungan na palagi po na tinatanong, kumbaga, halos madaming same question na ganito. So, just for you guys, gagawa ako ng video para sa inyo, para sa katanungan nyo, kung ilang grams po ang isang 1 cup na whippet, ayun. So, ilang grams ang 1 cup na whippet at ilang water or ilang tablespoon or ilang grams na ilang tablespoon ng water for the 1 cup na whippet. So, ayan guys. So, in this video, ipapakita ko sa inyo paano natin i-measure. Ayan. So, since hindi po ako nagagawa ng mga tingi-tingi, gagawin natin just for you guys. Okay? Okay. So, hello guys. So, for today's video, ito papakita natin. Magme-measure tayo ng isang cup of whipped paste and for the tablespoon para sa cold water natin. So, 8 to 10 tablespoon. So, we will check cup versus weighing scale. So, kung wala kayong weighing scale, so makikita natin yung cup at ilan yung magiging timbang ng isang 1 cup into grams dito sa ating weighing scale. Kasi, diba? Kasi diba, pag ano, wala tayong weighing scale, nagtatanong ilang cups. Kung may weighing scale naman, the other are asking how many grams. So, this time, just for you guys, gagawin ko to. We will measure 1 cup of whipped paste. Lalagay natin dito, ibibit natin using a hand mixer. And we will measure the water. And we will check the consistency for the 8 tablespoon at muna. Then, follow the remaining 2 tablespoon. Okay guys? So, let's proceed. So, since kukuha tayo ng 1 cup only, we will not open this whole pack. Just like what I am doing in my previous videos that I show how I open everything like this, diba? So, para less yung sayang. So, this time, because 1 cup lang, dito ako magka-cut, guys. So, before going to that, guys, ang whipped po natin ay hindi pa natin na-open. Yung shelf life niya is 8 months. 8 months po at room temp, not exposed to direct sunlight. Once now open na natin yung whippet, like kukuha lang tayo ng 1 cup or ilang gramo lang or half, 1/4, 1/2, 3/4, etc. So, kung may tira, just press down lang yung paste pababa. Then, i-fold lang to. Ganyan lang. Then, ilagay natin sa container na very tight yung pagka-sealed, of course. Then, room temp lang. Or else, you can store this, yung extra paste. You can store this sa fridge nyo. It will last for months also. And, of course, kung gagamit kayo nito, na galing sa chiller, so you will observe na matigas yung paste. Para siyang bato. So, you cannot use it immediately. So, what you will do, guys, take it out from the fridge day before ng paggamit para bumalik siya at room temperature, yung paste, okay? So, that's it. Our cup. So, this cup, kasi kailangan natin makakuha ng accurate measurement from the weighing scale sa cup. Kung matetest nga natin yung 1 cup is equivalent to 200 grams, okay? So, 200 grams. Okay, so I will turn this on. Oops, ibalik natin siyang 0. There you go. So, weigh natin yung 1 cup, so this is 30 grams, okay? Naka-grams po to. So, ayan. So, i-zero natin siya. So, less na yon. So, ayan. Nakikita 30 grams, no? Minus 30 grams. So, ilagay natin. So, 0 na yan. So, now less na yung weight ng ating, tawag ito, ng ating cup. Ayan. So, we will cut this like this. There you go. And then, so, since alam natin na 30 grams yon, so, mag-off siya, okay lang yan. Kasi alam na natin 30 grams. Ililess na lang natin later, guys. Okay? So, maglagay tayo ng 1 cup sa ating... maglagay tayo sa ating... lagayan, measuring cup. Ayan. So, yan. Napakatigas na lang itong si... paste. So, you have to press. Kailangan magbangkay ng mga lakas. Ayan. So, isigway na naman. Hindi talaga may iwasan. Hindi ako sumigway, no? Nasa dugo ko na yan. Ayan. And then, of course, gamitan natin ng... para ma-ano lang siya, of course. Para mag-even. Mag-even yung ating paste doon sa level ng ating cup. So, titingnan natin mamaya yung tawag ito. So, nakulang pa siya, of course. Dadagdagan natin.
So most likely, kung ika-caps natin sa tingin ko, ito, nasa 4 cups lang siya kung babasihan natin by cups, no? Kasi 1,000, so parang 250 grams for each cup. Parang ano lang, sa tingin ko pa lang guys, ha? Kasi oh, ilan na yung nalalagay ko. Hindi ko siya pre-press guys, ha? Line-level ko lang yung ano, yung taste dito sa ating cup para accurate din kahit mga cups kasi iba-iba talaga yung conversion niya. Hindi para-parehat kahit itong cups na to, nang tinimbang ko by grams at saka compared to this, ganito, mga ganito. Show ko lang saglit ha. Like yung mga ganitong weighing, itong mga cups, hindi parehas pag tinitimbang ko siya sa grams. So, iba-iba yung conversion, iba-iba yung weigh ng mga cups. So, mas accurate talaga guys pag wini-weigh natin sa ano, sa weighing scale. So, yun. So, guys, mag-ano kayo, mag-invest kayo para sa weighing scale. Kasi malaking gamit po ng weighing scale, guys. Meron naman mga mura dyan sa, kung okay lang sa inyo bumili sa mga Taiwanese, mga ganyan. Huwag sa ukay-ukay. Sa Taiwanese, ayan. So, parang kulang pa to. Dagdagan po ko ng konti. Konti na lang, guys. Pasensya na. Kasi first time ko itong ginawa. This is for you, guys. Kaya ginawa ko to. Kasi talaga, one pack talaga ang pag-prepare ko dito. Sana naman, Bakersfield. Mahal kasi yung, guys, mahal talaga si Bakersfield Sweetbit. Kaya, mahirap tayo mag-ano, mag-sayang ng tawag nito, kailangan talaga pag maggawa tayo, gagamitin natin sa ating cakes para hindi tayo maano naman, malugi, di ba? So ito na guys, yung ating 1 cup. Ayan. So ito na yung 1 cup natin na whipped paste. So kanina, di ba pinakita ko, nag-weigh tayo ng yung cup mismo, nasa 30 grams. So nawala na yon, so hindi na siya magre-reflect yung 30 grams. Ayan. Ang isang cup. Actually, hindi pa nga siya masyadong fill dyan. I-fill pa natin para talagang exact talaga siya, di ba? Wait lang. Konti na lang. Konting, ano na lang. Kembot na lang. Kasi, ili-level lang natin para talagang sinasabi natin. Ano? Ayan. O, diba? Konti na lang. Konti na lang! Kaloka? Kaloka talaga? Ayan. Ayan. Medyo nagbabalance na yung ano natin. Dapat level kasi. Parang nag, ano lang tayo, may measure ng dry ingredients. Kailangan pag ginanon natin, level siya. Ayan, almost perfect na. Ayan. So, level na siya. Pero hindi natin pre-press yan, guys, ha. Line-level lang natin na maging accurate. Maging accurate yung ano natin. Pero walang perfect sa ano talaga. Perfect. Ayan. Yung measuring cup. 30 yung measuring cup na minessure natin kanina. So, ngayon, 250, ayan, 257 less 30. So, 227 ang isang cup. Okay? One cup is 227 grams. Ayan. So, 57 grams minus 30 grams sa timbang ng ating 1 cup na empty. So, ito siya. 227 grams yung 1 cup natin, guys. Okay? So, most likely, kung sa 1 kilo times 4, so, nasa 908 grams ang 4 na cup. So, meron po siyang sobra na 1,000 minus, yan. So, 92 grams bali. So, 4 cups and 92 grams exactly yung timbang dito, yung yield kung naka-cup. Kung i-measure natin by cups, guys, ayun. So, okay. So, hope naging clear po sa inyo yung measuring natin by cups. So, ayan guys, nakapag-weigh na tayo ng ating 1 cup na whipped paste na nag-equivalent siya ng 227 grams na whipped paste for the 1 cup. So, this time, magtitimbang tayo ng 8 tablespoon na cold water sa ating measuring cup at i-weigh natin yan kung ilang gramo siya, di ba? So, ayan. So, mayroong 510 yung ating measuring cup kasi glass to, so kaya mabigat. So, ililess natin yan. So, ayan. 510 yung glass measuring cup. So, 0. So, magme-measure tayo ng 8 tablespoon muna na cold water, okay? Four, five, six, seven, eight. So, nasa 99 grams yung 8 tablespoon. Okay? So, kung gagawin natin 10 tablespoon, 9, 10. Okay? So, nasa 120 to 121 grams. Guys, so 120 ml or 121 grams yung ilalagay natin sa 1 cup. Pero, check muna natin, hindi natin naubusin mamaya paglagay. So, mag-start tayo ng 8 tablespoon na water. Kung kulang pa, then we will add another 2 tablespoons. So, we will see the consistency. Okay, kung tama ba yung 227 na ang ilalagay natin is 8 to 10 tablespoons. So, maybe less or more than that. Okay, so,
i-beat natin yung ating after 30 seconds na binit natin siya, i-scrape natin guys. Para naman yung ibang paste na hindi pa natin na-scrape, masasali. Oo. We have to do that always. Ayan. Para mag, yung mga paste kasi, nasa ilalim, dapat i-ano natin. Okay? Scrape natin dito. So, after 30 seconds again, so mga 1 minute ko na siyang binibit, guys. So, scrape ulit. Ganyan. O, diba? So, patience is a virtue. Huwag mamadaliin. So, after natin makita na lahat ng paste ay nag-loosen up na, nabit na siya, wala nang paste dyan. Parang ganito na siya. Ayan. So, as you can see, wala na yung masyadong paste. So, ayan. So, wi-whip lang natin ng konti. Mga ilang segundo na lang. Then, we will start adding our liquid. Okay? So, so, yan. That is another 30 seconds. So, total, ma 1 minute and 30 seconds natin binit ang ating paste. So, ito na po siya. Ayan na yung magiging itsura niya. Wala pang water yan, guys, ha? So, binit lang muna natin siya. Ayan. Make sure na wala ng paste na natitira dyan. Yan. Okay? Yan. So, maglalagay tayo ng water. So, na 10 tablespoon ang ilagay ko dito, di ba? Nakita nyo kanina na nag-measure tayo dyan. So, unti-unti muna maglalagay tayo ng 1, 2, 3, 4. Okay? So, hindi ko muna yan ubusin. Unti-unti lang. Che-check kasi natin yung consistency. Tingnan natin kung saan naabot yung pag-volume niya. Okay? So, beat natin ulit. Oops. Huwag natin na nasa 1 lang kasi mag-splash tayo dito, guys. Yung mahirap walang cover, di ba? After 30 seconds, guys, nalilagyan natin ng 4 tablespoon of cold water. Ito na yung consistency niya. O yan. Diba, nag-ano na siya. Umalsa na siya, guys. So, pero aalsa pa to. Ayan. So, scrape ulit sa mga gilid at yung bottom ng ano natin. Kasi meron pa dyan na hindi nasasali. So, everything should be scraped off from side to bottom para mag-incorporate lahat. Ayan. So, magdadagdag lang ako ng 2 tablespoon to make it 6. So, titingnan natin yung consistency niya, guys. Pag naglalagay tayo ng water, kung ano yung itsura niya muna at first, di ba? Okay. So, I will add 2 tablespoon ulit. So, to make it 6 tablespoon. Ayan. So, kanina 4, ngayon 2. I-beat muna natin ng mahina, 1 speed. Tapos, mamaya ako mag-increase ng speed pag wala na ako nakikita ng water. Kasi mag-splash po. So, ayan, another 30 seconds, guys, sa pag-beat natin ng ating whippet. So, nakikita nyo naman, di ba? Umaarangkada yung ating whippet. Tumataas na siya. Ayan. So, yung, ano niya, yung consistency niya, ayan. So, that is 6 tablespoon pa lang na water. So, nasa sa inyo po kung anong consistency ang gusto nyong i-reach. Parang konti pa lang to, guys. So, dito pa lang, medyo ano na siya, guys, tawag nito, lumalambot na si whippet. Ayan. So, pag linlagyan pa ulit natin to ng water, medyo magiging foamy na siya at first. Pero, para maano natin,
chinichill muna natin siya, guys. Saka tayo mag-add ng remaining na water. So, ilagay natin for now is 6, okay? So, just to ano, we will complete the 8 tablespoon, guys, ha? I-ano lang natin? I-add lang natin yung another, kasi 6 pa eh, diba? So, we'll add another 2 tablespoon of water. Ayan. So, that is already 8 tablespoon na water. So, yung remaining na 2 tablespoon, hindi ko siya ilalagay. I-chill ko siya. Then, after pagkuha natin sa chiller, titingnan ko kung perfect na yung ano niya or magdadagdag pa ba tayo ng another 2 tablespoon na water. So, ibibit ulit natin ito. Beating this whippet. Ayan, nag-add tayo another 2 tablespoon of water. So, meron na dito guys, 8 tablespoon of cold water. So, ito na po yung consistency niya. So, as you can see, medyo, ano na siya, nag-iba na yun na naman yung consistency. Medyo, ano na siya, soft, pero magiging firm pa po ito guys pag chinil na natin. So, pwede na itong gamitin kung gusto nyo, pero ako normally hindi ko siya kaagad ginagamit kasi kung makikita nyo, medyo firm na siya kasi hindi ko naman inubos yung 10 tablespoon. This is okay. Pero kung sa pipe, pagpa-pipe, medyo hindi siya firm. Okay lang to pang scrape. Itong consistency. So, much better kung gusto nyo siyang ipipe. Mas maganda i-chill muna para maging firm yung ating whipped frosting. Ayan. So, para then mag-absorb yung flavor sa ating whipped. So, we will taste this kung ano yung lasa niya na meron siyang 8 tablespoon. Kung matamis pa rin ba? Kasi matamis talaga si whipped, guys. Ayan, konti lang. Huwag madami. Ayan. So, tama lang yung tamis niya, guys. Sa 8 tablespoon. Walang, hindi matamis masyado, hindi naman matabang. Perfect lang yung tamis niya. Para sa akin, guys, ha. So, tikman nyo rin kung saktong yung lasa sa inyo. So, okay. I-cling wrap ko to, guys. And then, i-chill ko ito sa ating chiller ng ilang oras. Then, ipapakita ko sa inyo after taking it from the fridge kung ano yung consistency niya pag na-fridge na. So, ito naman yung consistency niya na hindi pa siya na-chill, diba? So, ayan. So, ito yung itsura niya. Medyo foamy siya ng konti. Hindi masyado firm, pero at least maganda yung ano na niya. Pero mas gaganda pa po ito kung i-chill natin, okay? Okay, guys. So, chill muna natin mag-store. Kung may nagtatanong, paano natin ini-store? Ayan, ika-cover lang natin ito ng cling wrap. Ayan. Cover lang siya ng maigi. Ayan. Maganda kasi yung cling wrap sa glass kasi kumakapit talaga yung cling wrap dun sa glass natin. At saka din sa stainless, maganda rin siya. Ayan, so, i-stretch natin. Ayan, kasi wala na talagang makakapasok dyan. Kumbaga, sealed na siya. Okay? Ganyan ako mag-store, guys, ng ating whipped na frosting. So, pwede ito bukas gamitin. Pwede mamaya after several hours, like after 2 hours. Depende sa inyo. So, ayan. So, okay, see you again in a while or later after chilling this. Okay? Thank you. Okay, guys, after 2 hours na chinil natin si whipped, ito, bubuksan natin. Check natin yung consistency niya. Kung ano siya. We'll check. Ayan. So, tingnan nyo, oh. Diba kanina nang linagay, hindi ko pa siya nalagay sa chiller. Nakita nyo naman nang in-scrape ko siya, smooth pa, medyo foamy, ng konti. Pero now, it's very, ano na siya, oh, ganyan siya ang itsura niya. So, hindi siya pliable, hindi pa siya scrapable niyan, ha? Kasi i-re-whip pa natin. Pero, nag-firm siya, guys. O, kumbaga, nag-solid yung ating frosting. So, what to do here? Of course, i-re-whip lang natin ito ng ilang segundo. Dadagdag pa tayo ng water ng 2 tablespoon. Kasi kanina, linagyan lang natin po ng 8 tablespoon na water. Okay, so i-re-whip natin, guys. Mga ilang segundo, like 30 seconds. Ayan. So, ito na siya. Very stiff na siya kung titing niya, guys. Oh. Very stiff. Very firm. So, scrape natin. Yan, oh. Kung kanina, matigas na siya, oh. Solid na siya. Nang rini-whip natin siya ng 30 seconds after 2 hours na chinil natin. Oh, diba? So, maganda na siya for piping, for filling. Ayan. Okay? So, perhaps we can add a little bit of more water for this. Pwede pa siya. Kasi masyado pa siyang stiff. So, 8 na yan, dadagdag lang tayo muna ng 1 tablespoon. So, we'll put 1 tablespoon to make it 9 tablespoon. Okay? So, i-check natin yung ano niya ulit. So, cold water yun guys ha. Kasi yung cold water ay nagpapaalsa sa ating whipped. Okay? Nagbibigay ng volume. So, we will beat this again.
So, ayan. Ito na yung consistency ulit. Okay. So, o, diba? So, check natin ulit. Ayan, o. Very stiff pa rin siya. So, what do you think? Lalagyan pa ba natin ng isang tablespoon? Pwede pa, guys, para mag-volume pa siya. Okay? So, yung 227 grams na whipped paste, 1 cup, equivalent to 1 cup, ay lalagyan natin ng 10 tablespoon of water. So, yung consistency na gusto ko i-achieve, gusto ko pa ilagyan pa ng isa. So, to make it 10. So, sa inyo po, depende po kung ano yung gusto nyong consistency. Ha? So, it's up to you guys. So, measure tayo ulit. Ayan. So, this is pang 12 na tubig. So, 12 tablespoon na lahat. Sorry, 10 tablespoon na po lahat ang linagay natin na water. Na water nang nilagay natin. So, check ko ulit yung consistency. Kaya nga sabi ko, it's maybe more or less na 10 tablespoon. Depende po sa consistency na gusto nyo i-achieve. Ayan. So, di ba stiff pa rin siya, oh. So, pero ako, enough na ako dito sa consistency. Kung sa akin, gusto kong gamitin sa isang cake ko. So, okay na ako sa consistency na ganito. Ayan. Oh, very firm. Smooth. No lumps. Ayan. Very, very, ano na siya. Very, very good na siya for piping, for covering your cakes. Ayan. So, it's very stable na siya. Lalo kasi siyang nasa chiller or nasa sa malamig na temperatura, na more nag-i-stable si Whippet. At pag linlabas natin siya sa chiller, hindi po yan nagpapawis or malulusaw. Makakapag-stand po ito ng ilang oras at room temp. No worries po kayo dyan. Ayan. So, pwede nyo na po maglagay kayo ng flavor kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo po dagdagan, i-enhance ang flavor. Like ako, naglalagay ako ng McCormick lemon. Depende yun sa inyo. Chocolate, cream cheese, frosting na konti. Para lang ma-enhance yung flavor. Kasi very plain lang po siya. Kumbaga, very plain ang flavor niya. So, nasa atin na po yun kung ano yung ilalagay yung flavor para ma-enhance. Pero kung ayaw nyo na, kung okay lang naman, optional lang naman yung pag-a-add ng flavor, so, pwede na ito, ganito lang. Pero, mas maganda, ini-enhance natin yung flavor para masarap talaga siya lalo, di ba? Pwede pa itong mag-volume so, kung gusto nyo pa dagdagan ng another 1 to 2 tablespoon na water. So, depende na yan sa inyo. So, ako kasi ina-achieve ko siya ganitong consistency. Stiff siya, very firm pa. So, pwede pa ito dagdagan din, i-chill ulit para mag-firm lang siya ulit, okay? So, this will reach hanggang 400 grams, guys. So, hindi ko lang siya papabuti ng 400 grams kasi this is already. Kasi ng 400 grams ko, guys, nagsosobra din naman ako doon for the 8x2. Meron siyang extra na whip na frosting. So, di ba? So, depende kasi sa cake na kinakover natin. Okay? So, this is just enough for one 8 na cake. 7x3, 8x2, this is okay. Pero, sabi ko nga, depende sa pag-frosting nyo sa cake. Baka magkulang kung ang dami nyong ipapipe o dami nyong ilalagay sa isang cake. Okay? So, adjust na lang po tayo. This frosting, after overnight natin chinil, ito na naman siya. So, yung earlier ko na video clip, yung kinuha ko siya after 2 hours. So, na pinakita ko yung consistency at saka yung naging weight niya, di ba? So, this time, i-whip natin to. Overnight natin i-chill. So, pakita ko lang na pwede pa siyang mag-increase at possible pa natin pwedeng dagdagan up to 12 na tablespoon of water. So, yung nalagay natin na yung una is hanggang 10 tablespoon. So, this time, pwede natin lagyan or dagdag pa tayo ng 1 to 2 tablespoon to make it 11 or 12. So, titingnan natin guys yung consistency, okay? So, ibibit natin to, magra-rise pa to, then we will add water. Okay? So, ayan, check natin guys, from overnight natin na chinil. So, ito yung consistency. O, tingnan nyo, bumalik siya sa pagiging firm at stiff ulit. Ayan. So, wag kayong maano guys, kung pag ilalagay nyo sa chiller yung frosting, sasabihin nyo malulusaw ba, magpapawis? Hindi po, kasi yan ang magiging itsura niya. Ayan. So, lalagyan natin ulit ng 1 tablespoon to make it 11. Okay? So, experiment tayo guys. So, yung 10 tablespoon na water is equivalent to 1 half cup of water. Okay? In grams naman, 120 or 121 grams. Or actually, 120 lang yun. Ulit yung ating frosting. O, diba? Nag-rise ulit siya. So, check natin ulit yung consistency. O, yan. O, perfect. Right? O, yan. Diba? Sabi ko sa inyo, pag chinichill natin, kung maganda palagi yung consistency niya. Yan. So, pwede pa natin dagdagan pa ng isa. Pero actually ako, sabi ko nga, stop na ako dun sa 10. Pero pwede pa ako sa 11.
So, depende na kasi sa atin kung anong gusto natin consistency, guys. Or this is perhaps the perfect consistency, 11 tablespoons. Subukan lang natin, guys, ha? We will up to 12 tablespoons. So, since nag-ano naman tayo, this is just an experimenting measurement. Mag-experiment tayo. So, ayan. So, this is the last tablespoon. That's enough. No more na talaga. Hanggang 12 lang. So, whip natin ulit. Yan, guys. So, after 35 seconds na binit natin ulit. Ayan. So, as in, napuno na talaga siya. O, diba, bongga? So, 12 tablespoons of cold water. 227 grams whipped paste or equivalent to 1 cup. So, ito yung inabot niya sa isang bowl natin na 12 tablespoons of cold water. So, ayan. Okay? So, kung maglalagay kayo, guys, ng food color dito, it will affect the consistency na naman ng iyong, tawag ito, ng iyong frosting. So, huwag na kayo magpaabot ng 12 tablespoons. 10 tablespoons is just enough kung maglalagay po kayo ng food color or liquid color for your whippet. Kasi mag-change talaga yung consistency niya, magiging watery or foamy ulit siya. So, pag hindi maiwasan yung ganun, i-chill nyo lang ulit, mag-firm ulit si whippet. No problem. Pero mas maganda, huwag na natin pagawing foamy para ma-maintain po yung consistency niya at pagiging firm niya. O yan. So, this is already the consistency of 12 tablespoons of water. Ayan. So, this can cover now an 8x2 or 7x3 na size ng cake. So, iwi-weigh natin ulit siya. Kasi, nang tinimbang natin ito na 10 tablespoons of water, nagkaroon lang siya ng 324 na yield. So, itimbang natin ulit. Ililess natin yung, ano, ayan. So, naging 945. So, nadagdagan siya ng mga 20 grams. Nag-abot siya ng 350 grams, ganun. So, okay na yan, guys. Makakapag-cover na po yan ng 8x2 or 7x3. Ayan. Kahit yung 10 na tablespoon na water na linagay ko, it can cover na rin po ng 8x2 or 7x3. It's either lang po. Ayan. So, that's it, guys. This is the final frosting for our 1 cup whipped paste. Ayan. That can cover an 8x2 or 7x3 na cakes, na round cake. Ayan. Thank you so much, guys, for watching. Bye! Ayan, guys. So, nakita nyo na lahat yung mga pinaggagawa ko sa video. Ayan. So, yung rough estimate ko lang, hindi siya naging accurate sa 1 cup, kasi sinasabi ko 1 cup is equals to 200 grams. So hindi kasi nga, hindi nga ako nagtingi-tingi, nag-estimate lang po tayo doon. So this time, ginawa ko siya, nag-measure talaga tayo just to give you an accurate measurement. Okay, 1 cup is equivalent to 227 grams na whipped paste. That is almost 1/4 ng isang kilo. Kasi ang isang kilo ay 1,000 grams, so ang half is 500 grams, ang 1/4 nun is 250 grams, so yung 1 cup is 227. So, mga ilan na lang yung kulang? So, 23 grams na lang para umabot siya ng 250. Tama ba? Basta ganon siya. So, yun. So, ayan guys. So, sana may natutunan kayo ngayon in this video. Ayan. Ginawa ko lang talaga to just for you guys para at least magkaroon kayo ng idea, especially yung nasa bahay, home-based, kasi yung gusto nyo, yung mga tingi-tingi, kasi nga, wala tayo, hindi tayo nasa store, kumbaga maramihan yung dinidispose natin, so kumbaga made-to-order lang. Ayan, so, that's it guys. So, hope you enjoy, and you learn something from this video, and if you are not yet connected to my channel, please subscribe, and please like, if you love this, and you enjoy my video, you like my video, and you share it to your friends and loved ones, sa gustong matuto din. Ayan, and of course, don't forget to turn on that bell notification, so for you to be updated of my upcoming videos. Ayan, so that's it, that's it. So I have to say goodbye for now, until next time again sa aking mga videos, na tutorial. Ayan. So, thank you po. God bless. And keep safe. Ciao. Bye.